May naghahanda ni Senator Amy Marcos sa Pilipinas at ang buong mundo sa epekto ng magiging resulta ng eleksyon sa Amerika kung saan halos 4.5 million ang nakatirang Pilipino-American. Ayon sa chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, maaaring magkaroon ng mabilis na pagbabago sa mga patakaran ng U.S. sa immigration, pamumuhunan at depensa matapos ang 2024 presidential elections. Idinin niya ang katatagan ng politika at ekonomiya ng Amerika ay mahalaga sa katatagan ng ekonomiya ng mundo. Sabi pa ni Senator Marcos, dapat iyakin din ang gobyerno ang pangangalaga ng sariling interes ng Pilipinas lalo't sino mang presidente ng U.S. ay natural na unahin ang interes ng Amerika. Posiblihan niya na mas maghigpit ang magiging patakaraan sa immigration ng U.S. at ito'y mauuwi sa deportation ng libu-libong undocumented Pinoy. Pwede rin maapektuhan ang mga direktang pamumuhunan at mabawasan ang trabaho sa mga BPO dito sa ating bansa. Ipinuntupan ni Senator Amy na kahit umiiral ang U.S. friendship shoring policy, maraming napapalagpas ang Marcos administration na malalaking foreign investment kaya humihina rin ang Mactan Export Processing Zone at iba pang Eco Zone. Binanggit pa ng presidential sister ang anunsyo ng American Multinational Consumer Good Corporation na Procter & Gamble tungkol sa plano nitong mamahuna ng $100 million para palawakin ang produksyon ng pabrika nito sa Vietnam. Plano rin na niya ng Microsoft na mamahuna ng $1.7 billion sa artificial intelligence at mga pasilidad ng cloud sa Indonesia. Ang Google naman ay nagbigay ng 1 billion peso sa Thailand para sa pagbuo ng isang data center at pagpapabilis ng paglago ng AI. Sinabi ni Senator Marcos na napalagpas ng Pilipinas ang nasabing malalaking foreign investment kasamay ng pagquestyon sa competitiveness ng bansa sa pagingganyo ng mga multinational corporation.